Welcome back dito sa Pak na Pak! Ayan na nga! Dito sa Pak na Pak, we're always open in discovering new content creators na always Gina G sa pagpapakita ng fun content. At kayo mga katropay ang pipili kung sino ang pinaka-like nyo dito sa Pak Booth na Palong Fluencer! Laban-laban ang mga pak na pak na content na inihanda ng ating palong influencers na content creator. At kung sino makakakuha ng pinakamataas na votes ay aabati sa Friday at may chance manalo ng 5,000 pesos! Wow! Uy, tanongin muna natin na pwede bang sumali mga hosts dito? Oh. Okay. Pwede nga lang bro. Di pwede pa rin. Po ba? Kala ko may pag-asa. Favor. Pero wait. There's more! Ang mananalo today may pa-reveal din sa kanilang social media accounts for more! Pak na followers. Pero alam niyo ba na tonight, food blogger... Tonight! Bagong-bagong feeling to. Ito ah, tonight. Food vloggers sa mga maglalaban-laban para sa account reveal at sa chance manalo ng 5,000 pesos. At pagkatapos ng dalawang videos, bubuksan natin ang botohan. Kaya abang-abang na sa pyro.com.ph/join. Ayan, medyo nagugutom na ako. Kaya magugutom. Agad? Ako. Gabi na tayo. Gabi na. Kaya magugutom na talaga ako. Kaya magugutom ba tayo sa inihandang content ng una nating pack na pack content creator na si Philmore Nation? Well, let's find out! Galing reveal na din! Hi, Lunchmen! Nakita ko to sa TikTok at dahil yung gitero ko, tinry ko. Ito yung nag-trending na sisig dito sa may Marikina. Makikita nyo sila sa may Riverbanks Night Food Park. Ang mura niya kasi 70 pesos lang, may sisig rice with egg ka na. At grabe sila magluto, maramihan talaga sa sobrang daming umu-order. At in fairness, ang bilis ng serving time nila ha. Yung sisig nila dito ay yung typical street food sisig. Yung may siling green, sibuyas, crispy pork, liquid seasoning, at yung barang sisig sauce. Isa sa napansin ko is yung pork nila. Ang dami nilang nilalagay na liquid, pero pag kinain mo, malutong pa din siya. Yung size din ng serving nila, sobrang okay na for the price. Ang sarap nito with rice or pwede rin pulutan. Medyo madami rin yung tao, so siguraduhin yung pumunta kayo ng maaga. Kasi mabilis din daw maubos yung sisig nila. Actually, marami silang katabing ibang sisig style. Pero ito talaga yung pinipilakan ng mga tao. Siguro pagbalik namin, itatry naman namin yung iba. Grabe, pagbukas pa lang namin, sobrang bango. Tapos ang perfect niya, pag nilagay nyo ng chili garlic nila, para lang may konting heat. Sobrang na-enjoy namin to ng kapatid ko. And for sure, babalikan namin ito. Sa mga may kotse, medyo mahirap lang din yung parking. Yun lang, thank you! Hi, lunch babe! Ilang araw na ako nagkikrave sa masos na pansit kanton. At dahil di na ako makatiis, gumawa na ako. Sobrang nakakamiss kasi yung pansit na pag sinisip-sip mo, tumutunog-tunog pa, tas tumutulog. So una, nag-fry muna ako ng maliliit na pork. Hintayin nyo lang maging golden brown o parang chicharon. Tapos isinunod ko na yung kikyam tsaka yung squid balls. Then set aside. After nun, ifa-fry ko rin yung mga vegetables na hiniwa ko. Kayo na bahala kung anong gulay gusto nyo. Medyo hinakook ko lang sila kasi gusto ko medyo malutong ba yung mga gulay. Tapos pwede nyo na rin silang templahan ng asin at paminta. At kung ano pang pampalasa, I would suggest na gamitin nyo na lang din yung same pan. Kasi yung mga itim-itim na parang sunog, yun yung mga masasarap na pampalasa. Tapos sa same na pan, doon na rin ako nag-isa ng bawang at sibuyas. Tapos nag-add na lang ako ng chicken stock. Nung kumulo na, nag-add na ako ng slurry. Tapos sinintay ko na lang na medyo lumapon. Then, tsaka ko inad yung pansit canton. Sobrang bilis ang lumambot nito, so hindi mo kailangan maghintay na matagal. So inad ko na nga pala yung mga meat at yung mga gulay. Tapos haluin mo lang na mabuti para ma-incorporate sila sa isa't isa. Diba sobrang dali lang nito? Grabe, sobrang meaty ng pansit canton na to. Kaya try mo na. Oh, sina, anong order nyo? Ay, sorry. Nagutom ako eh. Free mo? Free mo? Nagutom ako. Pero yan ang content palongfluencer na si Philmore Nation. Kaya naman, kausapin na natin siya. Hello, Philmore! Philmore! Hello po! You know. Kawik ni Derek! Philmore, pumati ka muna sa ating mga ka-BFFs. Oo nga po. Ay, mukhang... Hello po. Picture ba yan? Ayun! Bumati naman po kayo sa mga ka-BFFs po. Hello sa mga ka-BFF natin dyan. Hello po. Ayun! Hello. Philmore, meron po kami isang tanong na itong tanong na to, sobrang importante sa ating mundo ngayon. Opo. Kailangan to sa ekonomiya natin. Opo. So Philmore, kung may isang pagkain lang pwedeng kainin forever, ano yun? Siguro sa akin, ano,
Bicol Express. Wow! Maanghang, creamy. Ah, sarap. Ay, tsaka yung maraming gata, yun yung masarap na Bicol Express. Ramdam niyo yun? Bakit? Marunong din po ba kayong magluto ng Bicol Express? Baka naman po, pwede po kayong bumisita dito sa studio. Medyo ginuto. Pero alam niyo, may nararamdaman nata si Jeremy. Naramdam niyo yun? Ano nararamdaman mo? Nung sumagot si Fillmore, parang nagbago yung mundo natin, no? Life-changing. Kaya, mag-order na tayo ng Bicol Express! Totoo, parang na-enlighten nga yung utak natin, no? Oo nga. Ayun, thank you. Pero dahil dyan po, thank you po sa pag-share niyo po sa Bicol Express. Thank you so much, Fillmore. Later natin malalaman kung kayo po yung gustong piliin ng ating mga ka-BFF sa inyong food vlog po. Kaya abangan natin kung mag-o-open na yung voting mamaya. Ano naman kaya ang katakam-takam na pagkain na ipapakita sa atin ng next na palongfluencer na si Joel Lumbres? Panoorin natin to. Galing Reveal na din! So yo, what's up mga ka-idol? Ayan, nandito tayo ngayon sa MCDC sa may barangay Canlubang. So ayan, street food gaming muna tayo ngayon. Alright, ayan, ang dami nilang pagpilihan dito ng pagkain. Oh. So kanina pa talaga akong nagkikrave sa isaw at ito ang ating naabutan. Tamang-tama, bago tayo umuwi, ay tayo muna ay kakain ng mga street foods. Alright mga ka-idol, talaga samahan niyo ako. So yun mga ka-idol, ito muna ang unang tinikman ko, ang kanilang fried isaw at kanilang fried dugo. First bite mga ka-idol, lalo pa nakadagdag sa sarap niya yung ano, yung kahangon nyo lang sa mainit na mantika. Tapos isasawsaw mo siya sa napakasarap na sawsawan nila na suka dito. Ay grabe mga ka-idol, napakasarap. So ito, second batch na ako. Ayan nyo, sarap talaga na kanilang ano dito, isaw at fried dugo. So kalimitan kasi mga natitikman ko mga street foods, iniano lang yung mga iniihaw. So syempre ito mga ganitong fried, kakaiba sa panlasa. So ito meron din silang probe, no? Tikman natin yung probe nila dito. Ayan. So ibang sauce naman ang ginamit ko rito, hindi na suka, at para magkaroon naman ng ibang panlasa ang ating kinakain. Pero parehas din, goods din lahat ng mga sausawan nila dito. Tamang-tama sa probe yung kanilang sweet and spicy na sausawan. At alam nyo ba, napakamura lang ng mga tinda nila dito. Eto, atay naman ang tinira natin. Ang atay nila dito, 20 pesos lang. Napakarami na ng laman. Ayan o, mga ka-idol. Ang kanilang fried isaw at fried dugo, alam nyo, 5 pesos lang. Tapos ang probe nila, 20 pesos. At talaga namang mabubusog ka na. Sa totoo lang, 70 pesos lang ang binayaran ko dito. Pero busog na talaga ako, mga ka-idol. Sa dami ko nang nakain. At talaga namang nakaka-miss kumain ng street foods. Ayan, so panulak naman ang kailangan natin mga ka-idol. Alright? So ayan, hanggang dito na lang mga ka-idol. Craving satisfied na tayo. Napagbigyan na natin ang ating hilig sa ating street foods. So kita-kits tayo sa susunod na vlog. At ayan ang contenti palongfluencer na si Joel Lumbres. Kaya naman kausapin na natin siya. Hi Joel! Ay, mag-isa ka dyan. Hindi ka pilong! Ayan Joel, yan. Hi boys, Joel. Bumati naman po kayo sa mga ka-BFFs po. Ay, ano po, ano po. Yeah. Hello ko, Joel. Ka-Joel, anong favorite street food mo? Favorite food ko talaga, isaw talaga. Isaw. Kahit anong klaseng isaw pa yan, masarap talaga. Masarap talaga. Noted ka, Joel. Noted po. Next time, malay mo. Isi-send mo? Send mo? Malay mo! I-share nyo po sa amin yan later. Paano ba yung mas iba pang mga street food pa bang pwede namin itry? Grabe, inutos niyo yung guest natin. Uy, pero boys, Joel, i-share niyo po yan sa amin. So, Joel, thank you, Kuya Joel. Later, malalaman natin kung ikaw ang mapipiling palongfluencer of the day. Kung gusto niyo ang content ni Kuya Joel, abangan sa botohan maya-maya. Boto na. At dahil napanood na natin ang back-to-back na content ng mga palongfluencers natin, sino nga kaya sa mga palongfluencers ang didiretso sa Friday para makatapat ang palongfluencer? Tama naman yung sinasabi ko, Jerry. Anong problema? Tama. Ang galing nung pakado natin. Galing! Pero, before sila bumalik sa Friday, may pa-counterfeel tayo sa palongfluencer of the day for more and more! Palong followers! Kaya mga katropay, ihanda na ang inyong mga gadgets. Go to pyre.com.ph/! Join! Dahil ubuksan na namin ang voting. Kaya naman... Vote na! Ito! Yun! Voto niya. Tuloy-tuloy lang ang pagboboto! Tuloy-tuloy lang sa pagboboto!
Tuloy na lang. 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 Tuloy na lang.